Welcome sa aking YouTube channel. Ito po ang Sir Francis Francis TV. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-like po ang video nito. Pakiclick na rin po ng notification bell para maging updated kayo sa mga video na aking gagawin. Ako po ay nag-upload ng mga video tungkol po sa DepEd at sa mga DepEd news and updates na para po sa mga kaguruan ng Pilipinas. So ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo itong DepEd Order number 25 Series 2022. Ito po yung amendment sa DepEd Order number 13 Series of 2018. So saan nga ba ito? Ito po ay tungkol sa implementing guidelines on the conduct of remedial and advancement classes during summer for the K-12 basic education program. So bago po tayo magpatuloy, shout out ko nga pala si Palabs Malabs. Yan, meron po siyang YouTube channel. Subscribe din po kayo sa kanya. And pagpatuloy po tayo, ito pong amendment ay inilabas noong June 7 at dito po sinaysay yung tungkol po sa summer class na pinalitan na hindi na po summer class ang gagamitin dahil hindi na siya during summer gagawin because of our pandemic time. Siya po ay tinawag ng end of school year classes. So, EOSY classes. Hindi na siya summer classes. So, ano nga ba yung end of school year classes? It is referred to the remedial and enrichment classes offered within the prescribed number of days during the school break of each school year. So, ito po ay naka-design para rin po sa private and public and elementary school and secondary school. So, ito raw po ay with the approval of the SDS ng ating pong mga division. So, sa section 7, sino ba yung mga eligible learners para po sa end of school year classes? Ito po ang sabi dito sa amendment, ang grades 1 to 10 learners who failed in not more than 2 learning areas at the end of school year despite of educational intervention. So sila ra po yung mga nag-failed not more than 2 learning areas. So magkakanta kayo ng enrichment or end of school year classes para po sa kanila. At dito po, kunin natin pointers. Maglagay tayo ng pointers. So, dito po ay meron pang isa. Ito yung grades 1 to 11 who got a grade ranging from 75 to 79. At dito po, yung mga bata na merong ganitong grades ay kailangan daw po na mag-attend in enrichment classes instead of remedial classes. So, ito po, yung mga 75 to 79 yung average na ranging 75 to 79. So, the policy guidelines on classes as assessment in any learning area. So, ito po, in any learning area, shall attend enrichment classes. So, pag meron siya nun, kailangan siyang mag-attend ng enrichment classes. So, the conduct of remedial or enrichment is one of the strategies of learning recovery plan of the department. So, para daw ma-improve at ma-attain yung level ng MELCs. So, their grade, ito po yung isa dito, their grade shall no longer be recomputed as their attendance shall be voluntary with consent from their parents or guardian. So, kailangan merong consent ng guardian yung batang papasok sa enrichment classes. And
Dito po, sa section 9, end of school year classes shall be done from Mondays to Fridays. So, the delivery mode of instruction must be face-to-face. Lalo na po yung may mga face-to-face na. But, kung hindi pa, so pwede kayong mag blended na modular and face-to-face. So, depende daw po yan sa alert level area ng mga lugar. At, so, pwede kayong maghalo ng mga modalities kung hindi siya available yung face-to-face. So, ang an individual learning monitoring plan must be prepared by teachers handling remedial and enrichment classes addressed to the learning gaps and deficiencies in the competency level of each learner. So, the one-size-fits-all approach is discouraged as it does not address the learner's unique and diverse needs. And ito naman ay gagawin from July 24, sabi dito Monday, pero din dito sa aking calendar, ang July is Sunday. Yan, kung dito mali. So, magpo-fall siya ng July 25 at magtatapos ng August 12. So, meron tayong 3 weeks. So, 3 weeks remedial enrichment. So, this schedule may be adjusted in schools where the regional or schools division offices declared class suspension due to increase of COVID-19 in their areas provided, and ito pong DepEd memorandum ito pong CI 2022-009. So, however, the learners who receive grade ranging from 5 to 79, highlights natin to para makita, shall attend enrichment classes for 15 days only from Mondays to Fridays within the identified duration of AOSY classes. So, 3 weeks na school day. So, 5 sa 15 days yan. So, ito daw po yung grades. Enrichment classes refer to any form of organized instructional intervention given to learners who receive grade ranging 75 to 79 in any learning area to improve their level attainment of the prescribed learning competencies. So, kung hindi nyo po naunawaan ang aking mga pinagsasabi, basahin nyo po itong DepEd order na nilabas po ng DepEd from Under Secretary noong June 7. So, kung hindi nyo pa po masyadong malinaw, download nyo po yung memorandum or DepEd order rather. At ito pong DepEd order number 13, series of 2018. Nandun po yung ibang nakapaloob. Ito po ay amendment lamang. Sa mga, ulitin ko po, sa mga failed ng not more than 2 subject at 75 to 79 ang grade in any learning area. So, sa pagkakaintindi ko lang po ha, kung meron ang bata, merong dalawang subject na may ganong grades, yun lang ata yung dalawang subject na iti-take niya para sa enrichment classes. Yun lang po. Depende kung ano po ang pagkaunawa niyo, please comment sa comment section below para po makita rin ng iba yung tungkol po dito sa DepEd order number 25. So, yan po ang tungkol dito. Kung meron pong additional mula po dyan sa mga teacher, pwede po kayo mag-comment. At kung ano ba yung mga tactics or strategies na pwede nating gawin para po sa enrichment classes na ito na tinatawag na end of school year classes. So, ulitin ko po,
hindi na babaguhin yung kanilang grades kahit mag-attend sila dito sa enrichment classes. So, ang attendance daw kanila, kasi nila, is voluntary with due consent from their parents. So, wala kang magagawa kung ilang beses lang siya pumasok kasi hindi na naman babaguhin yung kanilang mga grades. Ano po, voluntary po ito mula sa mag-aaral. So, kailangan strategy na natin kung paano sila mapapapasok. So, 3 weeks, 15 days po ito bago po magpasukan. Yan lamang po. Maraming salamat. Huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-share po ang video pong ito. Kung may comment po, comment na lang para makita natin. Maraming salamat po.